Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Packed na pack at trending kamakailan ng isang graduating student sa La Union dahil sa kanyang high fashion toga. Ngayong umaga, ikukwento niya sa atin ang istorya sa likod ng eksena para kay Papa at Mama. Mga kapuso, Miljan Fontanoz. Naimbagabigat, Miljan, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Naimbagabigat ka datayo din po, Apo. Grabe. Good morning po sa ating lahat. Ang ganda ng ano, ah, ang ganda ng smile mo, ah, talagang umagang-umaga. Kumusta naman ang gising mo dyan, Ading? Thank you so much po. Happy po kasi ako today. Very, very happy po. Dapat lang. Dapat lang happy every day. Miljan, congratulations sa pag-graduate mo. At I'd like to know now, no? Anong pakiramdam na after many years, tapos dumaan pa yung challenges ng pandemic, eh, nakagraduate ka na rin sa wakas? After ilang years ko pong ginugol sa pag-aaral, I'm very happy po na nakapagtapos na po ako. And then, it is time na rin po para masuplian ko po yung mga paghihirap ng parents ko para sa akin, na kailangan ko na pong ibalik yung mga support na binigay sa akin kahit madaming challenges naman po yung dumating, kinayang-kaya naman po. At kaya nga, nung graduation mo, talagang marapat lang na i-celebrate at pak na pak nga yung pagrampa mo dun sa graduation day ninyo sa iyong high fashion toga o graduation outfit. Bakit mo naisipan na gawin to, Miljan? Yun po kasi yung pinaka-last na pag-aura ko sa school, and then every time po kasi na may event sa school namin, medyo inaabangan na po talaga ako sa lahat ng mga ginagawa. Wow. So, nag-prepare na lang po ako ng last na pasabog for my parents na po, yung may message na po para very memorable na po siya sa school. Oo, at doon nga sa mga comments doon sa post, no, sa nag-trending na post na yan, karamihan, fierce graduation day talagang, well, totoo naman, sobrang fierce ng iyong pagrampa, yung pag-aura mo nung araw na yon. At syempre, sabi mo nga, message ito, no, talagang may statement itong outfit mo na to. Meron nakasulat doon sa harapan, Miljan, nung gown mo. Opo. Ano yung mensahe na yon at para kanino yung message na yan? Yung message na po na nakasulat sa harap is gracias mama and papa. Isa po siyang Latin word po. Na yung ibig sabihin po sa English is thank you mama and papa. So Latin po yung napili kong lingwahe kasi graduation may mga Latin honors din po. Kaya syempre Latin din po yung mga ginamit kong words. And then sa likod ko po may nakasulat po doon na K-12 first batch. Yun po yung kami po. Kami po yung unang produkto ng K-12 first batch po. Anong reaksyon ng mga umattend doon sa graduation program ninyo doon sa grand entrance na yan sa iyong high fashion gown? Nung pa punta po ako sa pila, ang dami na pong naririnig ng mga compliments like pasabog ka talaga Everbex, tapos medyo kinakabahan na sila kasi parang akin na po yung buong linya sa laki po ng dress ko. And then medyo chin up po kung naglalakad kasi nakikita ko naman po na masaya yung mga tao na nasa paligid ko, napapasayo pa naman sila. Kaya very, very happy po ako na happy din yung mga nakakita sa mga ginagawa. Ay nako, ako pinapanood ko lang yung video, sobrang tuwa ko na how much more kung andun ka mismo sa venue. At dahil nga sa ginawa mo, Miljan, marami yung na-inspire at nakapag-isip din ng paraan kung paano papasalamatan yung kanilang parents sa kanilang pagtatapos sa pag-aaral. Miljan, gusto kong gamitin mo muli yung pagkakataon na to upang pasalamatan mo yung mga parents mo. Now na! Yes. Hello, Ma and Pa. Thank you so much for everything sa mga support na binibigay niyo sa akin since bata pa po ako na hindi ko na feel na nagkulang kayo sa akin, na hindi niyo ako tinuring na iba. Like, as in, kung pwede ko lang pong sabihin lahat ng gusto kong sabihin, actually kulang po itong oras. Kaya Ma, thank you so much, and Papa, thank you so much po sa lahat na. Congratulations to you once again, Miljan, and of course, huwag mong titigilan yung iyong mga eksena dahil syempre, diskarte ang magdadala sa'yo sa buhay. God bless you, Miljan, at mag-iingat ka palagi. Thank you so much po.